So mag-move tayo sa pinaka-ginagamit ko na ngayon, which is eto yung Yasen. Eto talaga ay dito talaga ako nagandahan. So ang Yasen ay also known as LNB. Eto yung dati niyang brand LNB. So nag-rebrand sila, siguro nabili ng Yasen yung LNB na ipag-collab sila, no. Eto na yung LNB ngayon. Yasen na yung pangalan niya. At sobrang mura lang nito. 69 hanggang 79 PHP makakabili ka na. At ang kinagandahan din dito, yung kanyang pagkakanipis ng laminating film niya, pare-parehas, talagang thin. Sobrang nipis lang talaga at marami rin siyang variety. Meron siyang glossy, canvas, matte at glitter, which is yung tatlo nagamit ko na, yung glossy, matte at glitter. Yung canvas hindi ko pa nagagamit. Ayan o, so ito na yung ginagamit ko. Glossy na laminating at matte at glitter. Sobrang ganda. 79 ang pinakamahal na nabili ko nito, which is yung glitter type, around 79 pesos lang. So napangitan lang ako dito sa Yasen dahil nga sa sobrang nipis niya, ang bilis niyang ma-scratch yung top layer ng inyong mga sticker kasi sobrang nipis talaga niya. Ito yung kanyang laminating film. Tsaka ang ganda ng pagka-glossy niya, ito yung nagandahan ako sa kanya. Kung ganito lang kaganda yung pagka-glossy nung iTech, yung iTech na sana yung gagamitin ko kahit papaano na mahal, pero hindi ganito eh. Sa iTech kasi mayroong pagka-matte, hindi siya ganun ka-glossy. So ang disadvantage lang din na itong Yasen laminating film, sobrang kapal nung kanyang backing. So kung baguhan ka, mahihirapan kang i-install sa sticker itong Yasen. Pero from time to time, madadalian ka na. At saka, ayan o, although hindi siya saktuhang cut ng A4, ayun din yung disadvantage niya. Ang pinakasakto lang talaga na size na A4 yung iTech. Talagang saktong-sakto siya. So ito, hindi eh. Pero kinagandahan, mabilis siyang ma-peel. Ayan o, kasi yung dulo niya, hindi siya sagad dun sa backing paper niya. So, medyo iaangat mo lang to ng konti, matatanggal mo na yung laminating film. Sobrang dali lang niyang tanggalin. So, ayun, sana naintindihan nyo or nakakuha kayo ng tips dito sa vlog natin kung ano yung kinagandahan ng bawat isa. So, next time, gagamitin ko din yung ibang mga laminating film. Itatry ko i-share sa inyo. Pero sa ngayon, mag-stick muna ako na gamitin ko itong Yasen called laminating film. Dahil sobrang ganda nito para sa akin. Never ko na experience yung pagkakulubot kagaya ng nasa picture na to. Although mabilis nga lang talaga siyang ma-scratch, pero okay lang dahil tanggap natin na manipis naman kasi talaga to. So far wala na akong ibang na-experience na disadvantage dito sa laminating film na to sa Yasen. So comment down na lang dyan sa comment section kung ano yung mga na-encounter nyo na disadvantage dito sa Yasen or kung saan pa mang laminating film na binlog natin. Pero talagang sobrang commended ko itong Yasen, lalong lalo na sa glitter. Talagang napakaganda ng glitter niya. Same siya ng itsura dun sa kuha, pero mas mura yung Yasen. So iba talaga tong Yasen, quality talaga para sa akin. So yun lang, hindi na natin papahabain tong video na to dahil medyo mahaba na yung explanation ko. Sana naintindihan nyo yung pros and cons ng tatlong laminating film na yan. So yun lang, like, share, and subscribe. Bye-bye.